hindi makontakt sa loob ng ilang oras ang China nang subukan ng Pilipinas na gamitin ang hotline sa pagitan ng dalawang bansa sa gitna na rin ng pambobomba ng tubig o water cannon ng China Coast Guard sa isang barko ng Pilipinas sa may bahagian ng West of Philippine Sea. Kaya't pinatawag ni Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xiliana. Sinabi naman ni Foreign Affairs Spokesperson Tess Daza sa kasagsagan ng summon o pagpapatawag kay Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xiliana, nagpahayag ng pagkadismaya ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs matapos na hindi makontak ang counterpart nito sa pamamagitan ng Maritime Communication Mechanism na ilang oras yan habang nangyayari ang water cannon incident. Ang naturangang government-to-government hotline na tinawag na Joint Communication Mechanism ng China at Pilipinas ay layuning mapangasiwaan ang anumang maritime emergencies at unplanned encounters sa pinagtatalunang karagatan. Binuksan ang naturang hotline sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa China noong buwan ng Enero kung saan nakipagkita nga ito kay Chinese President Xi Jinping. Ayon pa kay Department of Foreign Affairs official Daza, sinabihan mismo ni Foreign Affairs Undersecretary Lazaro si Ambassador Wang na inaasahan ng Pilipinas na tutugunan din ng panig ng China ang naturang insidente ng mayroong sense of urgency. Pinapaalalahanan din si Wang ng mga obligasyon ng China sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa commitments nito sa ilalim ng Code of Conduct sa Disputed Water. Binigyang diin din ng Department of Foreign Affairs official ang posisyon ng Pilipinas na pinal, may visa at kailangang igalang at sundin ng China ang 2016 Arbitral Award na nagpapawalang visa sa malawakang maritime claims ng China. Kaugnay po ng balitang yan, hindi kailanman aabandonahin ng gobyerno ng Pilipinas ang Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Ito ang binigyang diin ng tagapagsalita ng National Security, si Undersecretary Jonathan Malaya, kasunod po ng insidente ng pagharang at pambobomba ng tubig ng China o ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas habang nasa resupply mission sa military troops ng Pilipinas na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Sierra Madre ay ipinwesto ng Philippine Navy sa may Ayungin Shoal upang magsilbing outpost ng bansa sa West Philippine Sea. Inihayag pa nitong si Yusek Malaya na gagawin nila ang lahat ng kinakailangan para maibigay ang mga supply para sa mga tropa ng Pilipinas na nakaistasyon sa naturang barko. Nitong araw ng Lunes, matapos ang insidente, sinabihan umano ng China na tanggalin ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Bilang tugon, pinatawag naman ng Pilipinas si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xiliyan, at nag-issue ng warning bilang protesta sa ilegal na aksyon ng nasabing bansa. Bunsod nito, umaabot na sa 35 ang kabuang diplomatic protest na inihay ng gobyerno ng Pilipinas ngayong taon laban sa pangharas at mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kaugnay pa rin po nito, mga kabombo, suportado ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na konsultahin ang mga opisyal ng sundalo kaugnay ho sa ilegal na pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard at dalawang bangka na maghahatid sana ng supply sa mga sundalong nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Ayon kay Speaker Romualdez, suportado rin ito ang diplomatic action ng gobyerno laban sa panibagong pangharas ng bansang China. Kahapon, nagpatawag ho ng command conference itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang planuhin ang gagawing hakbang ng gobyerno kaugnay ng ginawa ng China. Pinuri rin itong si Speaker Romualdez si Pangulong Marcos sa paggigit nito ng soberanya ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo doon sa West Philippine Sea. Nagpadala na rin ang Department of Foreign Affairs ng diplomatic protest sa Beijing upang iprotesta ang nangyari sa nasabing isla.